Bakit bumagsak ang Soviet Union? Ayon sa ilang eksperto, isa sa mga rason kung bakit nakidigma si Putin laban sa Ukraine ay upang buuin muli ang Union of Soviet Socialist Republics o mas kilala natin bilang Soviet Union, isa sa mga pinakamakapangyarihang nation-state sa kasaysayan. Subalit, ano nga ba talaga ang nangyari sa Soviet Union? At ano ang mga dahilan kung bakit wala na ito ngayon? Noong March 11, 1985, umupo si Mikhail Gorbachev bilang pinuno ng Soviet Union. Subalit sa mga panahong iyon, ibang Soviet Union na ang kanyang minana. Hindi na ito ang napakalakas na nation-state sa mga nakaraang taon. Humihina na ang ekonomiya nito at may gumuguhong political system. Kaya naman, upang lutasin ang mga issues na ito, agad na gumawa ng dalawang policies si Gorbachev, ang Glasnost at Perestroika. Ang Glasnost o Openness sa English ay isang polisiya na ipinatupad ni Gorbachev na naglalayong paluwagin ang restrictions sa rights ng mga mamamayan at taasan ang level ng transparency sa operations ng Soviet Union. Dahil dito, nagkaroon ng freedom of speech, press at religion ang mga tao at malaya na silang makapag-usap tungkol sa mga problema ng gobyerno at makapag-isip ng mga posibleng solusyon nito. Maganda ang intensyon ni Gorbachev para sa policy. Subalit ito ang naging dahilan kung bakit nalaman ng mga tao ang corruption na nangyayari sa loob ng Soviet Union. At dito na nagsimulang kumontra ang mga tao sa pamamalakad ng mga communist leaders sa kanilang bansa. Dati, hinuhuli ng Soviet Union ang mga taong hindi sang-ayon sa mga desisyon ng gobyerno. Pero ngayong hindi na sila takot, naging agresibo na sila sa pagpuna ng mga mali ng gobyerno at nagsulong na sila ng reforms. Para naman sa Perestroika, layunin ng policy na ito na baguhin ang economic system ng Soviet Union at gawin itong katulad ng sa modern-day China. Magiging communist capitalist structure na ito kung saan magkakaroon ng mas malaking market freedom at papayagan ng mga private owners na magtayo ng sarili nilang negosyo. At hindi tulad ng dati na ang gobyerno lang ang may hawak ng lahat, subalit hindi ito nakatulong sa ekonomiya ng bansa. Noong 1990, kahit maganda ang ipinapakita ng economy ng Soviet Union, ang pangalawang pinakamalaking economy sa buong mundo sa mga panahong iyon, lingid sa marami na naghihirap na ang mga tao sa loob ng bansa. Maraming beses na silang nakaranas ng shortage ng mga bilihin, kaya madalas ay nagho-hoard na ang mga tao. Nangyayari ito dahil mas binigyan ng atensyon ng gobyerno ang kanilang military kaysa sa mga tao. Mula noong 1970s, palaki ng palaki ang budget na ibinibigay ng Soviet Union sa kanilang military. Ilan sa mga dahilan nito ay ang kanilang involvement sa Afghanistan War, na siyang naka-apekto din sa mga Soviet soldiers na lumalaban dito. Pero mas gumastos pa sila nang nagkaroon ng proposal para sa Strategic Defense Initiative sa US at noong nahalal na si President Ronald Reagan. Sa katunayan, may ilang eksperto ang naniniwala na halos 10 to 20% ng kanilang GDP ang nagagastos nila sa kanilang military forces. Kung ginastos lang nila ang ilang parte ng pera na ito sa technological innovations o sa mga potential businessman, mas maganda sana ang naging takbo ng kanilang ekonomiya. Isa ring malaking rason kung bakit bumagsak ang ekonomiya ng Soviet Union ay dahil sa presyo ng oil. Noong 1970s at 1980s, ang Soviet Union ang paunahing producer ng energy resources na katulad ng oil at natural gas. At ito ang rason kung bakit mas lumago pa ang kanilang ekonomiya. Kaya noong 1986, nang bumagsak ang presyo ng oil mula sa halagang $120 per barrel hanggang naging $24 per barrel na lamang, sila ang pinaka-naapektuhan. Tumaas man saglit ang presyo noong sinakop ng Iraq ang Kuwait, huli na ang lahat at palubog na ang ekonomiya ng Soviet Union. Malinaw ang epekto ng mga binanggit ko sa pagbagsak ng Soviet Union. Subalit noong 2006, nang tinanong mismo si Mikhail Gorbachev tungkol sa nangyari, iba ang kanyang naging sagot, Chernobyl. Isa sa mga nagpasikat sa Soviet Union ay ang lakas ng kanilang nuclear firepower. At noong nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila at ng US, mas pinalakas pa nila ito upang maging handa sa posibleng bakbakan laban sa isa ring powerhouse nation. Alam ng marami na hindi ito nangyari, subalit nakita pa rin ng buong mundo kung gaano makapangyarihan ang nuclear weapons ng Soviet Union. Dahil noong April 26, 1986, sumabog ang Unit 4 Reactor ng Chernobyl Power Station sa Pripyat, ang Ukraine na kilala natin ngayon. Sa tindi ng mga pagsabog na nangyari, ayon sa mga eksperto, 400 times ang laki ng radioactive fallout nito kumpara sa atomic bomb na tumama sa Hiroshima noong August 1945. Sinubukang itago ng mga officials ng Communist Party kung gaano kalaki ang damage na nagawa ng pagsabog at itinuloy pa nga nila ang nakaschedule na May Day Parade upang ipakita sa mga tao na maayos lang ang lahat.
Maraming reports na lumabas tungkol sa totoong nangyari, subalit nanahimik lang si Gorbachev at ang kanyang mga kasamahan. Noong May 14, 18 days matapos ang malaking pagsabog, naglabas na ng opisyal na statement si Gorbachev at tinawag niya ang pangyayari bilang isang malaking misfortune at inihayag na nagsisinungaling ang ibang mga bansang nagre-report tungkol dito. Subalit, di nagtagal, nakita din ng publiko ang tunay na epekto ng Chernobyl explosions. Maraming tao na nakatira sa loob ng contamination zone ang nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang katawan dahil sa radiation poison. Dito mas nawala ang tiwala ng mga mamamayan sa kanilang leader na siyang naging isang malaking dahilan sa pagbagsak ng makapangyarihang Soviet Union. Sa mga sumunod na taon, lalong tumindi ang kawalan ng tiwala ng mga tao sa governance. Nagkaroon ng mga protests at revolts sa mga bansang pro-Soviet Union tulad ng Poland at Yugoslavia at iba pang communist countries na tulad ng Romania. Mas sumina pa ang impluensya ng communism noong nawala na ang Berlin Wall at malaya ng nakagalawang mga tao papalayo sa dating malakas na Soviet Union. Kayo, ano sa tingin niyo ang pinakamalaking dahilan ng pagbagsak ng Soviet Union? May babalik pa kaya ni Putin ang dating makapangyarihang nation-state? Ano kaya ang magiging epekto nito sa buong mundo? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.